lava cake. So ito na ang ating mga gagamitin. Ating mga ingredients ay napakasimple lang. Simpleng-simple pero napakasarap. So madali lang itong lutuin at hindi ka gagastos ng mahal. Dahil ang gastos mo lang dito ay gata at asukal. So ito na guys. So mayroon na ako ditong 4 na tasang ginatgat na kamuting kahoy. May nakaready na akong 3 tasang gata. At gagamit tayo ng 2 tasang asukal. So, 1 tasang puti, 1 tasang washed sugar. Pwede rin namang puro puti, pwede rin puro washed sugar ang gagamitin nyo guys. So, yan lang ang ating ingredients para sa ating cassava cake. Tapos, gagamit tayo ng grated cheese at condensed. Dapat condensed, pero naubusan ako ng condensed. So, ito na lang cremisada. Parang condensed din naman siya. Condensada din naman siya. So, gamit tayo niyan at ibab. Cheese at ibab at condensed ang gagamitin natin sa toppings na. So, papakita ko sa inyo mamaya kung kailan natin ilalagay yung toppings. So, ngayon, umpisahan na muna natin ang pagmimix ng ating mga ingredients bago natin ito lulukuin. Na muna natin yung 2 tasang gata. Tingnan natin ang mixture niya. Kung sakto na yung 2 tasang gata, hindi na natin i-dadagdag yung 1 tasa. So, ang pagluluto ng cassava cake, mga guys, is iba-iba ang pamamaraan at iba-iba ang ingredients na ginagamit. Kasi, the other day lang, nagluto ako ng cassava cake at napakasarap. Hindi ko lang yun na video. Tinry ko lang pero napakasarap. Sa susunod kong video, yung ingredients na yun ang gagamitin ko. Magastos nga lang talaga siya mga guys kasi 1 tasang gata lang at ibab at condensed ang ilalagay dito sa mixture bago iluluto. Pero ito, napakasimple lang ito. Itong paraan na to, ito yung mura at simpleng paraan ng paggagawa ng cassava cake. So, maglalagay na tayo ng 1 tasang white sugar. Tasa mo. Haluin muna natin. Haluin muna tayo. Tapos, lagyan na natin siya ng white sugar. So, dahil punong-puno yung aking pag-asukat kanina, ito ay babawasan ko. Na to ay tamang-tama na to. Hindi na to matigas. Tama na siya. 2 tasang gata at 4 na tasang ginadgad na kamuting kahoy. Ayan. So, habang napatunaw natin ang asukal niyan, i-open muna natin ang ating oven. I-preheat muna natin. Ang atin siyang pinapainit ay maglalagay tayo ng magpapahid tayo ng margarine sa ating mga yanera. Hindi ko na siya linalagyan ng wax paper.
pepper. Diretso na dyan. Ayan, tapos lalagay na natin. Pantay ang dami. Mainit na ang ating tubig. Lagay na natin. Ayan, lalagay na natin siya. Tapos, pihit natin siya sa timer ng 15 minutes. After 15 minutes mga guys, ay atin siyang tatanggalin at ilalagay ang ating toppings. Dahil digas itong aking gasol mga guys, ang aking gas rinse, ang aking oven, dahil digas siya, kaya nakalagay siya sa 260. Pero pag sa electric nyo siya ilalagay guys, pag sa electric nyo siya linuto, dapat siya ay 170 Celsius lang siya. Pero itong aking dahil digas kasi, kaya nasa 260 siya. So ayan mga guys. Pakita ko sa inyo yung gagawin nating toppings. Magagawa tayo ng toppings. After 15 minutes, lalagay natin yung toppings dyan. Okay? So, ito guys, gagawa tayo ng toppings. So, ito lang naman siya. Condensed lang naman siya. At saka, iba ang ating paghahaluin. Ibabaw. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo ang pag lalagay sa tapis. Ayan, ayan, ayan. So, mix na yung ibabaw. Misada ang ginamit ko mga guys para hindi siya ganong katamis. Tamis na tamis katulad ng condensed talaga, no? Pero nasa inyo yan. Optional naman kung gusto nyo mas matamis yung toppings. Hindi rin naman condensed sa inyo gagamitin. Pero ako kasi gusto ko na mabawas-bawasan yung tamis. Kaya remisada ang aking ginamit. Hindi siya ganong katamis. Hindi ganong katapang. Na mga guys, lalagay na natin ang toppings. So, ganyan lang siya mga guys. Ganyan ang toppings na ganyan after 15 minutes na pagluluto. Yung isang, ano, pantay.
natin ibalik sa salang. Another 15 minutes. Lalagyan na natin ang ating cheese. Natin siya sa salang. Salang natin siya ulit ng another 15 minutes. At pag naluto na ng 15 minutes yung ilalim, lalagay natin sa ibabaw. Sa ibabaw naman ang apoy ng 5 minutes. Okay mga guys, see you later.